check it out. Okay, so ito na yung pang-sampu niya. Maghapon namin siyang winax, buff, wap, wax, babad. Sa 10 beses 'yun. Apply mo na lang wax, tapos buff, wax, apply ng wax patuyo konti, buff. 'Yun. So since busy kami kanina, ang ginagawa ko rin palagi, 'yun, binababad ko siya sa wax. Ang gamit kong wax ito. Ito yung Durawax at yung mold release wax. Hindi kumapit yung hulmahan dito sa prototype natin para madali matanggal. So ito na yung glass, ganyan siya. Natuyo na kanina, tuyong-tuyo na. Kasi yun nga, binabad namin ng LBs paggawa ng orders. So yun, nabop po na yung kalahati. Ano na siya, ayan, makintab na siya. Parang nag-floor wax. Ganun lang. So hanggang paulit-ulit hanggang sa kumintab ng kumintab. So next na to, ayan. Pag yun sa final buff na, ang hirap nang walang cameraman. Make sure lang na wala yung mga linya-linya kasi may mga naiiwan yan na buo-buong wax. Kailangan mong kuskusin mabuti. Ayan, makintab na. Kumikintab. Pag makintab yan, indication yan na alright. Na madali siya matanggal. Okay, so nalagyan ko na siya ng mga tape. Yung palibot niya. So gamit kong tape yung masking tape. So paglagay nito, ganito lang. Depende sa'yo kung anong haba. Ako po talaga na maliit kasi nagay ko na. So pag ganyan lang siya. Yan. So ito yung malagkit to eh. So ba't ko nilalagyan nito? Kasi ayaw kong pumasok yung mga resin sa loob. Pag nayakap yan ng resin, napakahirap tanggalin. And dapat mayroong ano, mayroon tong Mighty Band, Shoe Glue, o kaya yung polyband ng polymer. Lalagyan mo tong gilid para masealed siya, hindi makapasok yung resin. Kaso nga lang, ang naging problema ko ron, nalalagyan pati yung hulmahan. Kaya nagkakaroon ng effect dun sa ating hulmahan. So, ayaw ko nang gawin yun ngayon. Okay na ako ganito. Saka dapat malagkit yung tape mo. Dapat makapit siya. Para kahit pa paano, maseliyuhan. Hindi siya mapasukan, napasukan yung loob ng resin. Ito pa. Hindi ko masyadong nalalagyan. Ayan. Mahirap kasi magtanggal ng hulmahan. Pag naiyakap siya ng resin, kaya kailangan natin ito. Yung napanood ko, sa maniwala man kayo sa hindi, ako, sa maniwala man kayo sa hindi, sa YouTube lang ako nag-aral. Sa lahat, sa YouTube lang ako nagsimula. Nude-nude lang ako ng YouTube, paano mag-fiber, ganun. And then, yung sabi sa akin ni Manong, si Boss Joey, yung pinagbibilang ko ng fiber materials dun sa my taytay sa Avon, malapit sa NCBA. Karton daw. Nalagyan ng karton, nilalagyan na lang karton dito. Tapos, tawag dun. Mighty band, o kaya polymer, polyband nila. Ayan, tagal. Tsaka mahihirap Pwede sana kung plain lang siya na pag ganito. Okay lang. Eh pag mga ganitong may mga ganyan-ganyan, iguli-guli ko. Nahirapan ako. So gumawa ako ng alternative way para mas mapadali. Tsaka matagal 'yun eh kasi hawakan mo 'yun eh. Pag pinalagyan mo magano, hawakan mo pa siya hanggang sa mutuyo. So naisip ako ng alternative way dito. Ginawa ko 'to masking tape. Pero kung meron kayong tape na mas madikit, tsaka mas matigas, hindi ko tasin ito, malambot, pwede na obligo na lang. Kung mayroon kayong tape na mas maganda, yun,
Yung matigas, mas okay yun. Pero ito, okay naman na to. So, dahil may visor siya, ayaw ko ma-disalign habang nalalagyan natin ng hulma. So, inilagay ko pa rin yung visor niya. Mag-itimpla lang tayo ng resin. Yung dati ginagamit ko, gel coat. Pero, tansya ko lang ah. Ang pangit kasi. Nagka-crack. Siguro nga, siguro dahil maraming resin. Pero, hindi rin eh. Kasi na-try ko yung naka-resin lang. Okay naman. Pero yung sa gel coat, nagka-crack eh. Siguro maraming hardener. Kaya ganun. Pero, ngayon, since na-try ko na okay naman yung resin, resin lang na may toner. So, yun na lang gagawin ko. So, alalagyan ko lang siya ng 3% na imported hardener. Tansya-tansya lang. Haluin niya natin muna. So, yung kulay pink na color niya ay naging kakulay na ng San Miguel light. So, kailangan natin haluin mabuti para ma-mix ng mabuti yung resin at imported hardener. So, pag na-mix ng mabuti, saka ko na sa ngayon siya lalagyan ng toner, toner black. Kulay niya, yung kulay, depende na sa'yo. Spoon pala yun. Kung gaano karami yung nalagay mong toner. Kailangan ding mahalo mabuti yung toner. Kasi pag hindi yan nahalo mabuti, may mga tira-tira, bubuo. Masisira yung hulmahan. Kapag mainit yung panahon, mabilis tumigas to ah. Yung pagpahid, kailangan manipis lang. Dahil i-avoid natin yung excessive heat. Yung matinding init na ng resin. Para hindi kumulubot yung pintura. Kasi pag kumulubot yung pintura, pag masyadong mainit, kumukulubot yung pintura. So, yung first apply natin, para siyang, paint protector. Para hindi masira yung hulmahan. Yung parang may mga ugat-ugat na galit, parang ganun. Ganun yung mangyayari pag masyadong mainit yung resin, kukulubot yung pintura. Manipis lang. Bawat hagod, dapat kargado yung mukha mo. Charot! Embertud. Nagkaragan ng embertud. Yan. Charot, kargado lagi yung mutsa mo. Yung mutsa ng brush. Pati yung ano lagyan natin? Yung tape. Tsaka, as much as possible, dapat palaging yung dulo lang ng lalo sa unang layer ng chemicals. At dulo lang lagi ng brush para hindi matanggal yung wax. Para hindi siya makayod. Aray ko, sakit ng sugat ko. Sugat ako kanina, naiiwa ko ng kasama yun sa may murder na naman. Dama, this is available. Ayan mo yun. May sasagot na yun. So, may ano, may tab? Wala, tuloy ako. English hero to. Yung mga sugat-sugat, kasama yun sa trabaho natin. English hero. Kakambal na yan. Ayan mo yun.
Yung toner pala, maganda yun gamitin. Maganda yun ihalo. Kasi pag may gamit kang toner, hindi mag-iwahiwalay yung mga chemical. Pag pure na chemical lang, na resin, nag-ano sila, nag-iwahiwalay sila. Nagkaroon na mapamapa. Kaya okay gamitin kapag may toner. Maganda may kulay. Kasi makikita mo yung bubbles kapag naglalatag ka na ng fiber. Kailangan natin avoid yung accumulation ng mga chemical kasi marupok yan. Pag bubuo, yung nagbubuo yung mga chemical, nagsama-sama sila. So avoid natin yan. Ito yung ginasabi ko. Pakita mga tol. Yan o. Oh, yung nagbubuo-buo. So yung nag-aaral pa ako, nanonood pa ako ng YouTube, yung kisimula pa lang ako, grabe ng hirap pinagdaanan ko. Sobrang daming rejections, frustrations, saka disappointments, mga fails, yan. Pero dahil doon, ano tayo? Natuto tayo. Ayan na nga, nalusaw na nga. Dahil sa mga fails, yun tayo matututo. Kaya tsaga lang. At kasi dati, sabi ko nga, sa YouTube lang ako nag-aaral. Natuto. Wala akong makitang mga ano. So, sariling sikap lang din talaga. Yan, so tinigisa lang siya. So, iskra siya, nalagyan ng pinaka-coating niya, yung may black. Tapos, next step, itong tissue fiber o surface mat. Dahil mas maganda ito gamitin, dahil sumusunod siya sa mga kurba. Hindi siya matikwas. Dahil malambot siya. Napaka-importante nitong tissue na to, lalo na sa mga ganito. Mga kanto, sobrang kakanto para hindi siya magtitikwas. Yung fiber kasi, yung fiber mat kasi nagtitikwas yun sobra. Hindi ko na siya lalagyan ng toner. So hindi ko siya nilagyan ng toner para ayan, makita natin na wala siyang bubbles, para may avoid natin yung bubbles niya. Yan, yung mga puti-puti na yan, sabi, hindi pa siya nalalagyan ng chemical, puro siya bubbles. At napaka-importante na bagong brush ang gamitin. Ito yung mahirap na part dito eh. Yung ganito. Yung sobrang kanto na.
Right. So medyo matigas-tigas na siya. Tawag nila dito taki. Pag taki na siya. Ganito na ginagawa ko para dun sa mga sulok na sulok, yung mga kantong-kanto. Ginaganito ko siya. Para mabawasan yung pagiging kanto niya. Para hindi tumikwas yung ating fiber. Yung gamit kong fiber mat, 300. Dapat 320, mas maganda, mas maliit, pero wala akong 320. 300 lang. Ay, 230 pala. Yung gamit kong fiber mat, itong 300. Mas maganda sana yung 230 kasi mas manipis yun. Pero okay lang din naman to. So, inihimay-himay ko siya. Para maiwasan ko yung pagkitikwas. So, pagkatapos malagyan yung mga kanto-kanto, yung mga kantuhan, o nilasara ko na nilatagan. Yan. Masayin na natin. Yung medyo mahirap, unahin ko na yung titikwas. So kanya-kanyang teknik lang yan. Ito yung teknik na ginagawa ko. Tanggalin yung mga bubbles niya. Ito yung sinasabi ko, titikmitikwas. Ito. Yung puti na yan. Mamaya titikas ulit yan. Ito. May tikas din. Second layer na tayo. Yung second layer natin, kahit huwag na natin yung himay-himay, yung sa mga gilid-gilid ng paglalagay, kung okay na. Pero kung pag may nakita pa kayong tingin nyo na masyado pang kurbada o matulis, yung masyado pang lubog, ito nyo pang gawin yun para maging ganito yung shape niya, yung parang payo na niya. Hindi na siya pakanto. Ito, gagawin ko to. Yung ganitong paglalatag na technique.
From second layer to fifth layer, hanggang limang layer kasi ginagawa ko since manipis yung gamit kong fiber, yung 300. Kaya hanggang limang patong tayo. Saturday morning, October 2, ayan na, babaklasin na natin ating nahulmahan kaya sa maliwanag. Mahinang klase putol. Ayan, so tanggalin mo natin yung visor nya. Ang ganda ng nut ko, ano? Pang malakasang nut to. Mahal na to tol eh. 25 isa. Ano itong nut? Mamahalin to eh. Ayan. Ito yung ating sukatan eh. Yan. Tapos ganun na mga tape. Aray ko, natusok ako ng sakit. Mamaya dyan ka lang, huwag ka mga labit. Mga labit kayo, mamaya tanggalin kita. Ito reject tong hulmahan na to eh. Kasi may mga umangat kahapon na pintura, lumambot, natunaw. Pero okay lang yan. Pagtsagam na natin. Tapos gagawa na lang ulit ako. Magagawa na ako ng mga tatlo. Pwede ko na siyang palitan. Mamaya papakita ko kung bakit siya reject. Tanggalin ko muna yung mga ano, mga kumain na fiber, kinain, mga nakalusot. Nakalusot sa tape. Okay, so far yun lang. Ayan. Kasi na. Okay.
Tabi nasira. Sira ito, matik. Sira ito, ulman ito. Puro masiling dun sa baba eh. Sigurado yung uso niyan. Oo, yung uso. Ang basag na yan. Magaling yung siguran. Tuloy na natin. Naging beeper. Beeper na siya. Alright, ito yung parting puro masilya kasi. Pinaputol siya, tsaka manipis. Yung fiber niya, tsaka makapal yung masilya nito. Ayan, ang kapal na maliliyaw. Pero yung product natin, solid natin yan na fiber. Para hindi siya madali masira. Ayan, puro masilya. Isa. Ito yung sinasabi kong medyo reject sa kanya. Ayan, so ang gagawin ko dyan, lilihain lang yan. Sinatuklap yung pintura niya, so binakbak ko. Ayan, so nagkaroon siya ng lubok ng ganyan, damage. Pero okay lang yan kasi madali lang naman yan liyain. Kung ganito sana nakakakinis, okay. Eh kaso nasira yung pintura. Pumait, nagfight, masyado matsapang. Kung may nanonood man dyan na eksperto sa mga ganito, baka naman, pwede mo akong turuan. Maturo naman Lods. Thank you.
Ah, ito kasing muso eh. Ang paba. Ay ko. Ilan this? Pero pag fiber ito, mas madali tanggalin. Silya kasi. Kinain pala ng mga fiber, kaya pala binatanggal. Hindi ko napansin yan. Kinain ng resin. Ito yung sinasabi ko, pag kinain ng resin, mahirapan talaga tanggalin. So, nakalusot yung resin sa may yun natin, may barrier natin, seal natin na tape. Yan yung pin na yan. Kaya din tinaklapan ko ng pintura. Maestro Motobike, baka naman pwede maturo. Shoutout nga pala kay Lods Motofied Jean Cloud Gregorio. Turo naman. Diyan kasi ako nagtatanong sa kanya sa mga pintu-pintura. Yun na tinuturuan niya ako paano. Dahil wala tayong ganong alam sa pagpipintura, puro self-studies. So, wala tayong proper training, sariling sikap. Kaya nagpapaturo ko sa kanya. Mabait dyan si Lods Modified. Hindi nga lang makadandaan sa kanila. Kasi hindi ko makakita-kita yung location niya. Yung location niya, dinadaanan ko lang sa may Santa Maria yun eh. Lagi ako din dumadaan sa kanila. Napakahusay na modificator niyan. Idol yan. Idol. Itong part kasi na ito, tinanggal ko yung pintura eh. Tsaka puro masilya siya. Lob. Tsaka nakapalob siya eh. Kaya matik talaga, masira talaga ito eh. Pero syempre, natayin natin yan sa tsaga. Tsaga-tsagay lang natin yan. Arawan nga natanggal eh. Pero pag ano, madali matanggal. Pag fiber, purong fiber.
Ang kutsito kong ginawa. Tigas yun. Yan. So, ang next nito, yun. Tatabasin ko na. Hindi ko nakukunan para hindi mahaba itong camera ng vlog na to. Tabasin yung mga gilid-gilid. Yung pagtabas niya, ano lang, dito lang. Hindi lahat. Yung ganyan lang. Mag-iwan tayo ng mga sandaliri. Para support niya rin. Para hindi siya madaling masira. Tingin ko maganda naman. Hindi naman siya reject. Medyo lang. Kunti lang. Kunti, kadyot lang. Kadyot lang. Yan. So, and then, yung mga natira, na naiwan na masilya, siyempre kutkut yan, tapos liha ito, grinder to, papalitin yung sa may butasan. Ito yung aking utkot, so lilihain natin yan. Ayan. Okay, so cutting muna natin. Ito yung sinasabi kong labi-labi. Yung purpose, isang purpose nung kanyang tape. Ano ba? Ito. Yan. So, meron siyang pasobra para hawakan pag magbabatak. Tsaka support nung kanyang ulmahan para hindi madaling masira. Ayun, lagarin ko muna ito. Oh, natapos ko na siyang lagarin. Ayan na siya. Tapos nagkaroon na ng problema yung sinasabi ko na yung pintura na mag-aangat, ayan, nag-angatan sila. So, nagkaroon ng konting damage, pero okay lang, kaya naman maliha. So, kinutkot ko na lang yung pinturang umangat. Tapos, ayan, nangyari. So, mapapantay pa naman to, ano lang, liha lang. Lilihain lang ng konti. Tapos yung mga gilid, lilihain din ng 1,000. And then may kalaban kami, ayan, number one enemy, public enemy number one, ay mali, project gale enemy number one pala ng ulan. Alright, going back. So lilihain na natin to para mapakinis na, at mababaran ko na ng wax mamaya ang magdamag para bukas magawa ko na ng isang first product. Ito na yung hulmahan natin. Nakat ko na siya. Naayos ko yung mga gilid-gilid niya. Yung mga matutulis na liha na rin. Tapos naliha ko na yung buo. Naliha na ng 1,000 tsaka nung 320 tsaka 1,000. So ready na siya para sa kanyang first na anak. So try kong gagawa natin yan ng vlog, yung paggawa ko ng unang anak nito. So, kung napapansin nyo, may mga ano siya, puti-puti, mga casualties. So, lumambot yung pintura, kaya nagkaroon ng ganyan. Unlike dito na okay. Yung sa ibang part, yun, lumaban yung pintura. So, nagawa ko naman siya ng paraan. Naliya ko naman siya, bali napantay ko naman. And then, yung mga lubog-lubog na lang yan. Pero, okay lang yung mga lubog-lubog na yan kasi, sa hulmahan, nakalitaw yan. So, malilihan naman yan. And, I know naman sa mga naka-order na alam naman nila na makinis yung gawa natin. Mga pinapadala natin. Kasi, nililihan talaga namin ng mabubuti yan. Pati yung mga pinagkatingan. So, yun na lang muna sa ngayon. So, salamat sa panonood ng vlog. And, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, sa mga ngayon lang napunta sa aking munting channel, support naman, pag-click ng subscribe button. And kung nagustuhan nyo, comment lang,
And then, share na rin. So, yun lang muna. Salamat ulit. Bye-bye muna.